Hello people, hello world, and hello Philippines. It's me again, Let's Talk Vlog. Shout out sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos Loyalists and supporters. Ayan. But anyway guys, mayroon tayong very good news updates tayo ngayon. So, kung tatanda nyo kahapon guys, nabanggit natin kagabi pala yung pambansang pabahay ng ating mahal na Pangulo dyan po sa Malabon. Ngayon guys, i-highlights natin ang kanyang talumpati, no, para sa ating mamamayang Pilipino dyan sa Malabon at hindi lang yan sa buong kapuluan. But anyway guys, sobrang napakaganda yung mga buildings, no? Yung mga kondominium na naipinagawa ng ating administrasyon na Marcos, mga kababayan, 1,380 units. So napakaswerte yung mga taga Malabon, lalo na po yung kwalifikadong beneficiaries na makakatanggap nito. Actually kahapon, no, sobrang nakakatuwa sa ating mga kababayan. Sobrang overwhelm ang kanilang pag-welcome sa ating mahal na Pangulo. Eh, alam natin guys ha, medyo, landslide ang ating Pangulo dyan sa Malabon. Sobrang nakakatuwa. Nakikita niyo yung mga bahay. Nako, super ganda talaga. Tatak Marcos eh, no? Sobrang natutuwa ako. Lalo na yung isang babae nakatanggap ng, kumbaga, yung, siyempre, yung certificate, no? Para sa kanyang units, kanyang bahay. Nako, tuwang-tuwa, tumatalon-talon pa. At nakikita mo rin ng Pangulo guys, ha? Nakausap niya yung mga bata, no? Parang mga apo niya lang, no? So, ako'y natutuwa habang pinapanood ko. Siyempre, habang nag-speech ang ating mga Pangulo, sobrang nakakatuwa talaga. Para siyang nangangampan niya talaga naman, o no, yung mga tao talagang Winnie welcome siya, no? So, para sa akin, nako, sobrang natuwa ako po para sa mga taga Malabon. At congratulations sa mga beneficiaries ng pambansang pabahay ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. So, yun guys, panoorin niyo ang kabuuan ng kanyang speech at ang mga tao na talaga namang hindi magkamayaw ang kanilang katuwaan, mga kababayan. But before that, don't forget to likes and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga new upload videos and live. Salamat po and God bless us all. Bye babus! Upang pasimulan ang ating programa, ngayon po ay ating inaanyayahan ang ating mahal na Pangulo upang pangunahan ang pagkakaloob ng Certificate of Eligibility for Unit Award sa ating 10 beneficiaries na kumakatawan sa 1,380 na pamilya na nandirito ngayon. Ang mahal na Pangulo ay sasamahan ni Secretary Acuzar, GM Tay at Mayor Sandoval. Tinatawag na po natin ang ating 10 beneficiaries na sina Lester San Pedro Janis Tejeremo, Johan Tatoy Ronnie Ebarera, Mary Grace Pahe, Christopher Sassi, Sunny Boy Mancine, Mary Grace De La Cruz, Christopher Melgar Ofelia Pampola,
Freddy Cubillas Jr., Rachel De Villa. Dimalanta Jr., Janet Dimalanta. Norman Cruz, Annalyn Mansile. Sotero Claudio, Alisa Ramirez. At Dennis Macasina, Grace Sarmiento. Salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa lahat na mga nakatanggap ng Certificate of Eligibility for Unit Award. Sa puntong ito, atin ang tawagin si Secretary Acuzar ng Department of Human Settlements and Urban Development upang ipakilala ang ating panauhing pandangan. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Secretary ng Housing and Human Settlements and Urban Development na Secretary Jerry Acuzar. Please umupo na. Babatiin ko lang kayo na welcome dito sa aming hindi ito pa bahay, political rally na itong nangyari dito. Parang naalala ko kayong lahat sa kampanya. Kayo yung mga malalakas ang boses. Salamat sa inyong lahat. At mabuti naman at nagkaroon ako ng pagkakataon na makabalik muna ng Malabon dahil marami tayong ginagawa. At kung minsan hindi tayo makalabas ng opisina, pero hindi nabalik. At meron ako paminsan-minsan na nakikita ko kayong lahat. Siyempre, masarap na kayo ay makasama muli. Mga kasama ko na nagsuporta sa akin, na binigyan ako ng tulong. Kaya naman po, pinapaspas po namin lahat ito upang naman ay masuklian namin ang inyong pagmamahal at ang inyong suporta na ibinigay sa halalan. Ngayon ay kami naman ang gagawa ng lahat upang yung aming pinag-usapan na pagkakaisa, yung ating pinag-usapan na tayo'y babangon muli ay magiging katotohanan kasama kayong lahat, kasama lahat ng ating mga kababayan Pilipino. Maraming salamat po. Babatiin ko rin ang ating mga butihing senador. Mabigat itong Malabon. Hindi lang presidente ang pumupunta. Lahat ng sekretary. Nandito pa yung mga senador. Senator Sherwin Gatchalian. Yung inyong kapitbahay. Andyan din si Senator J.B. Ejercito. Ang ating kasama. At ang ating butihing Mayor Jeannie Sandoval ng lungsod ng Malabon.
ang ating General Manager sa NHA, General Manager Joe Bentay, lahat ng mga benepisyaryo ng pabahay ng pamahalaan, ang ating mga kasamahan, my fellow workers in government, ating mga minamahal na kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Huwag po kayo mag-aalala na masyado matagal yung speech ko. Magpapakain daw si Mayor Gini ng ano. Sinuubo ko na naman si Mayor. Masaya po ako na nandito at makasama kayong lahat. At tunghayaan ang pagsasakatuparan ng ating hangarin na makapagpatayo ng bahay para sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Malabon. Ang St. Gregory Homes Project ay binubuo ng mahigit na 20 tiglimang palapag ng mga gusali na merong 1,380 unit na pabahay na di kalidad, matibay at ligtas. Naging matagumpay ang housing project na ito dahil sa pagtutulungan ng National Housing Authority, lokal na pamahalaan ng Malabon, iba pang ahensya ng gobyerno at siyempre ang ating kasama at partner ang pribadong sektor. Naway mas marami pa tayo mapapatayong bahay at matutulungan na kapwa nating Pilipino. Kaya't nagpapasalamat ako muli sa kooperasyon ng ating mga benepisyaryo dito sa St. Gregory Homes Project na karamihan ay naging informal settlers at dating nakatira lang sa kung saan-saan, sa waterway, sa danger zone, mga ibang lugar na naapektuhan ng mga proyekto ng Department of Public Works. Sana po ay magsilbi ito ng paalala at patunay na ang proyektong ito ay handang gumabay at tumulong sa inyong tungo sa pagunlad ng inyong pamumuhay. Para po sa kalaman ng lahat, napakalapit po sa aking puso ang pagsisiguro na maging matagumpay ang mga human settlements at housing projects ng ating gobyerno. Isa po sa mga binibigyan nating prioridad ang magbigyan ng solusyon ang napakatinding kakulangan ng pabahay dito sa buong Pilipinas. Kaya naman po ay hinamon ko ang aking sarili at ang aking mga kapwalingkod sa DHSUD, sa NHA, lalong-lalo na ang ating mga LGU na matugunan at ang mga pangangailangan ng pabahay sa loob ng aking termino bilang Pangulo. Naniniwala po ako na kaya nating makamit ito kung ang lahat ay magtutulungan, magiging masunurin sa batas at paiiralin ang bayanihan spirit ng Pilipino. Ang mga housing program na ito ay naglalayong makapagpatayo ng disenteng pabahay para sa mga kababayan natin pinaka nangangailangan. Ito po ay inisyatibo ng gobyerno upang tiyakin na ang bawat pamilyang Pilipino ay mayroong bahay na mauuwian at matatawag nilang sarili nilang tahanan. Hindi naman po kinakailangan na ito'y maging magarbo. Ang mahalaga, ito ay matibay at nasa tahimik at ligtas na lugar. Sapat upang mamuhay ng masaya at makapagsimula ng may pag-asa na sa bawat miyembro ng bawat pamilya. Hangad din ng pamahalaan na makatulong at maibsan ang mga problemang pinapasan ng ating mga kababayan sa araw-araw na hamon sa buhay. Ang lahat ng ito ay nagsisilbing inspirasyon namin upang mas patatagin ang aming dedikasyon tungo sa pagsasakatuparan ng aming pangakong mabigyan ng disente, abot kaya at di kalidad na pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino. Aking inaatasan muli ang NHA, DSUD at ang iba pang mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan na magpatuloy sa masusing pagbibigay lunas sa ating suliranin sa pabahay at tiyakin na walang sino mang na maiiwanan at mapapabayaan sa ating sama-sama na pagsulong at sa ating sama-sama na pagunlad.
Hinihikayat ko rin po ang mga benepisyaryo natin dito na patuloy po ninyo suportahan ang mga programa at proyekto ng pamahalaan na naglalayong matulungan mapabuti ang antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Binabati ko ang ating mga benepisyaryo ng proyektong ito sa pagkakaroon ninyo ng bago at sariling tahanan. Naway maging masaya, masagana at mapayapa ang inyong pamumuhay sa inyong bagong bahay at komunidad. Maraming maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mabuhay po ang lungsod ng Malabon. Maraming salamat po. Magandang tanghali po. Maraming salamat po, President Ferdinand R. Marcos Jr. Hinihiling po namin sa ating mahal na Pangulo na manatili po sa stage para sa ating photo opportunity. Tinatawagan po natin ang lahat ng NHA beneficiaries. Maari na po kayong umakyat sa stage. Salamat sa ating mga NHA beneficiaries. Secretary Jose Rizalino Acuzar, General Manager Joe Bentay, at Mayor Jeannie N. Sandoval. Ngayon po ay personal na bibisitahin po ng ating mahal na Pangulo ang isang model unit sa Building 15. Ang mga pabahay ng NHA po rito sa Malabon ay sagisag ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng National Housing Authority sa mga lokal na pamahalaan upang matagumpay na maisakatuparan ang layunin ng Build
Better and More Housing Program. Ito po ay ang mga pagpatayo ng 1.3 milyong kabahayan para po sa mga ISFs o informal settler families na naninirahan sa mga danger zones at lugar na natamaan ng proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you.
Mr. President, marami-rami salamat po sa inyo sa binigyan niyo po kami ng chance na magkaroon po ng maayos na tirahan at maayos na buhay.